una natin i-check mga bro is yung power cord. Posibleng dahilan to mga bro kung bakit ayaw mag-power on ang isang computer. So mas mainam may extra kayong ganito yung gumagana kasi lumuluwag to katagalan. Lumuluwag to katagalan ng butas sa nakahugot. Hugot balik. Kaya pag lumuwag yung sa loob, hindi na nagkukontak yung itong pin na to. So, posibleng dahilan yun ng ayaw mag-power on. Okay? So, kailangan may extra tayong ganito. So, itong power cord ko is okay naman siya. So, ibalik ko lang. Okay naman tong power cord ko mga bro. Pangalawang natin i-check is yung switch. Kung duda kayo sa switch mga bro, baka ito yung sira. Ang gagawin nyo is doon na kayo mag-switch sa mismong board. So kung paano yon, ganito lang mga bro. Hindi makita. Ganito lang gawin nyo mga bro. Ito lang para kitang kita nyo. Kung duda kayo sa switch mga bro, baka ito yung sira. Gawin nyo dito na kayo mag-switch sa mismong board. So hugutin nyo lang to, tapos i-touch natin yung dalawang pin gamit ng flat screw para malaman natin kung sira ang power switch. So hugutin natin. So, nahugot ko na. Tandaan nyo yung pinaghugutan nyo. Lalo na dun sa mga baguhan at wala pang alam sa pagre-repair. Tandaan nyo yung pinaghugutan nyo, mga bro. So, saksak natin. So, saksak natin. Tapos, i-touch na yung dalawang pin. Yan. So, na-touch ko na. Hindi umikot yung CPU pan. At blower ng power supply. So, ibig sabihin mga bro, kaganoon mga bro, sa pag-touch natin yung dalawang pin sa switch, is hindi umikot to. Ibig sabihin, wala sa power switch ang sira. So, okay siya. So, ang gagawin natin, unplug muna natin para hindi tayo makurente. So, ibalik ko lang to mga bro. So, ang pangalawa natin i-check mga bro ay pangatlo pala. Ang pangatlo natin i-check mga bro is
itong power supply. So kung paano i-check to, ganito lang mga bro. Tanggalin natin sa pagkakakonect sa board. Yan, itong 4 pins. Tapos yung 24 pins na connector to. So, kung paano i-check ang power supply, ganito. So, tabi ko muna to mga bro para kitang-kita nyo. Kita ba? Dilim. Yan. Kung paano i-check to mga bro, paano i-check kung gumagana itong power supply, nagawin natin i-short natin yung green at black dito. Malay, may color coding to mga bro, green at black. I-short lang natin to mga bro, huwag yung yellow at black mga bro ha, kasi patay tayo dyan. Sira ang power supply. Si 12 volts yun. So itong green at black is ito yung switch nya. Okay. So kumuha lang kayo ng pang jumper nyo. So ito na lang gamitin ko. Itong lead. Nasa sa inyo na yan kung ano yung gusto nyo pang jumper yan mga bro. So ito na lang napili ko, mas madali. Green at black. Yan. So nakulit ko na. Makita. So nakonek ko na yung jumper mga bro. Ang gawin natin, saksak na naman siya para malaman nating buo yung power supply. Ito yung isang paraan para malaman nating gumagana ang power supply. Pag umikot tong CPU pan, ay CPU pan, pan ng power supply, it means gumagana siya. So pag hindi siya umikot, ibig sabihin sira. Okay, so saksak na natin. Yan, so hindi pa rin siya umikot. Hindi siya umikot mga bro. Ibig sabihin sira tong power supply. So ipapakita ko yung good na power supply kung paano gumagana. Okay, so unplug muna natin para hindi tayo makuryente. So itabi ko na tong power supply na isa. So ito yung gumagana na power supply. So testing natin para malaman nyo ang pagkakaiba, ang pagkakaiba ng isa at saka ito. Okay, so connect ko yung jumper.
at black. Sana ba? Yun. Tandaan nyo mga bro ha, green at black. Tingnan nyo maigay yung kulay. Black at green. Yun. So, nakulik ko na siya mga bro. Siya nahuhugot. Yan. Okay. So, testing natin. So, saksak ko na mga bro. Pansinin niyo itong blower kung iikot siya. Yan. So umiikot siya mga bro. So pag short ng green at black kasi yun ang switch ng power supply. Yan. So umikot na naman. So, ganun ang pag-check ng power supply ng computer. Okay? So, kung hindi umikot tong pan ng power supply, ibig sabihin, sira na yung computer power supply nyo. So, palitan nyo to. Okay? So, ibalik natin dun sa board. Ito na yung pamalit natin. Okay, so unplug muna natin para hindi tayo makurente. Tanggalin ko na tong jumper. Sira na rin tong CPU pan niya mga bro. So palitan ko siya. Kasi naputol na yung wire niya sa loob. Kaya hindi siya umiikot. Yan siya mga bro, putol. So palitan natin. Ito pamalik natin. So, kunik na natin. Yun, so nakunik ko na. Kunik na naman natin yung power supply. Four pins. Saka yung four pins. Okay, so testing na naman siya. Dito na tayo mag-switch sa board.
saksak na naman siya. Yun. So, testing natin. So, suits on ko na. So, yun mga bro. Gumana na siya. So, ganun lang yung pag-troubleshoot mga bro ng ayaw mag-power on na computer. Sundan nyo lang yung steps na ginawa ko. So, kanina, kita nyo naman sira yung power supply na isa. Kaya, hindi nagpa-power on yung computer natin. Okay mga bro, so ganun lang yung pag-troubleshoot ng computer na ayaw mag-power on. Check natin yung power cord, tapos yung power switch, power supply. Pagka na-check na natin itong tatlo na to is gumagana siya mga bro, ibig sabihin sira na yung board natin. So kailangan na natin palitan siya para may magamit tayong computer. Okay? So, sana may natutunan naman kayo sa video tutorial ko na ito mga bro. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na kasi nag-upload ako ng iba't ibang tutorial na pwede mong magamit, pwede mong pagkakitaan. So, yun guys. Maraming salamat sa panonood.